So, today's video, I'm going to share to you guys sa isa sa mga naging journey ko sa pagkuha ko ng US visa. So, let's get started! So, hi guys! So, yun nga guys, yung experience ko sa US Embassy sa pag-i-interview sa akin is naging smooth lang din naman. So, actually, una, napaparanoid ako na parang baka nag-i-expect ako ng negative. So, siguro, normal lang din naman yun sa mga kinakabahan na tao. So, yun. Pero naging okay naman siya. Smooth lang talaga. So, yun nga. Una, yung schedule ko kasi is February 25, 7:40 a.m. So, nandun na ako ng mga 4 a.m. So, ganun ako kaaga. So, nagtambay muna kami sa labas, nag-intay. Then, nung mga 6 a.m. na, nagpapapasok na sila, nagpapila na sila. And pinapasok muna yung mga tourists, yung sa mga estudyante, ay hindi ko alam kung anong tawag doon. Pero yun yung pinapila muna nila. Tapos, pinapila muna kami for line. So, by hour, kung ano yung schedule mo. Then, yung mga first layer is yung mga tourists. Tapos, sa second layer line, second line is yung mga estudyante for OJT. Then, yung panghuling line, yung 3 and 4, is parang sa mga immigrant na yun, I think. So, yun. Nakalagay naman dun, may ipopos sila dun sa mga lilinyahan nyo. So, yun na. Nung dumating na yung pinapasok na kami, yung 7:40 nga, yung oras namin, pinapasok na kami, binigyan kami ng Ziploc. Binigyan kami ng Ziploc. Pinalagay yung passport na nakabukas. Kita yung information ng passport mo. So, yun. Isisealed mo yun. Papakita mo sa kanila. Pero ibibigay yun sa'yo. Ulit. Tapos, i-confirm nila yung appointment letter mo. Kasi may barcode yun. I-scan nila. Then, lalagyan ka nila ng sticker. Then, ituturo ka nila sa loob kung saan ka puntang tawag doon. Basta yung parang teller na yun. Pumasok ako doon, pero bago ka makapasok, meron kang pagdadaanan ng mga security. So, bale, dalawa or tatlo yung security na dinaanan ko. So, okay lang yun. Sa akin, okay lang yun kasi para sa mga safety din naman ng mga tao na nandun. And yun yung policy nila. Yun. So, dinaanan ko yun. Then, I follow the instruction na pumunta ako sa B. Then, pumila ko dun. Kinausap ako nung Pinoy consul Pinoy, pero I think consul na rin yung tawag. So, yun, hiningi sa akin yung brown envelope, yung sa St. Luke's, yung na huwag bubuksan na may nakalagay. So, yun, hiningi sa akin, inopen sa harapan ko, kinuha yung picture, in-scan yung photo ko. So, yun, then, chinek-check niya lang yung mga information ko, type-type lang siya sa computer. So, nakaharap ka lang sa kanya. So, may mga tanong din siya, na about sa'yo lang din naman na nakapag-inbabansa ka na ba? Pilipino ba yung asawa mo? Nag-migrate lang ba sa Amerika? So yun, yung mga information na nilagay mo doon, yun lang din naman yung tatanungin nila sa'yo. So, yun lang, baging ano ka lang, mabilis ka lang mag-response and make sure na yung tama yung mga information na binibigay mo. So, sa akin, hiningian ako ng affidavit of support na kopya ko. Then,
pati yung W-2 ko, kinuha din. Yung mga tax ng asawa mo o yung petitioner mo nakukuha sa'yo. Kasi hinihingi din nila yan. Sa akin, hinihingi nila. Kasi siguro, for ano lang din, na minimake sure lang din nila siguro na kung may kopya ba ako, kung talaga bang nag-uusap kami. So, I think yun lang yun. So, after ko doon, sabi niya sa akin, mabait. Kasi, mabait siya sa akin. Then, sabi niya, hindi lang naman sa akin. Siguro, mabait lang talaga siya. Mabait siya. Sabi niya, good luck. So, yun. Kinausap niya rin ako na sabi niya, so, bali pala, pag mag-iibang lugar yung asawa mo, sasama ka, ano, lipat-lipat, ganun. So, ako, yes, sir, ganun lang. Kasi US Navy yung asawa ko. So, yun. Pinapunta niya na ako sa isang cubicle. Cubicle. Pinapunta niya na ako sa isang teller, na parang teller hold ba yun? Yun. Pinapunta niya na ako doon. Then, meron isang foreigner na girl na pinaskan yung mga daliri ko. So, dalawang thumb and tong forefinger ko. So, yun. After ko doon, good luck, sabi niya sa akin. So, I said, thank you. Yeah. Then, after nun, doon ako sa interview. So, napakamabilis lang yung mga nangyari. Kasi marami kaming ini-interview, then nagmamadali rin sila kasi sobrang dami talaga. So, pagdating ko doon sa interview, nakikita mo yung mga, may pila, nakaupo kayo, follow mo lang yung pila, ganyan. Kasi, nakaline yung mga upuan, uurong-urong lang yung mga ini-interview. Then, doon na sa ano, mga nakapila na rin. So, naririnig mo rin yung mga tinatanong, yung mga sagot. So, naririnig mo lahat ng mga issue. Yun, kasi may mic. Di naman kalakasan, pero sapat na para marinig mo. So, okay lang. So, yun. Lahat tense. And, naririnig mo yung iba na de-deny. Sa akin, yung experience ko, narinig ko, kina-question yung relationship nila ng petitioner niya. Kailangan niya pang magpa-DNA. Ni-refer siya for DNA. Ganun. I don't know kung ano yung naging ano, para basihan, para magpa-DNA pa. Yun. Pero mostly, yung iba naman, nag-grant, naririnig mo. Nakakatuwa rin. So, yun na. Nung sa akin na, nung ako na yung i-interviewin, kala ko makapupunta ako dun sa isang nakit yung nagpa-request ng DNA. So, parang feeling ko na yung loob ko parang natakot ako sa kanya, nasungitan. Parang, ang sungit. Pero, yun, sa isa naman ako napunta. So, pagkakita ko kay Sir, foreigner din, medyo may edad na siya. Pero, yun, mahina yung boses niya. Nahihirapan akong i-ano siya. So, pero okay lang, naintindihan ko pa rin naman. So, tinanong niya lang sa akin is, kung nakapag-ibang bansa na ba kayo o ikaw? Sabi ko, yes, sir. Then, meron silang bibigay sa yung mga tricky question. Kaya be ready din. Sa akin yung tricky question sa akin. Pero about lang din naman sa'yo yung paano napunta sa trabaho niya yung asawa mo? Paano naging US Navy? Ganun. Sabi ko na lang, sa influence yun ng daddy niya. And dream niya rin. Ganun. So, yun. Bukod doon, may mga iba pang tinanong sa akin. Pero, most likely about lang naman sa information mo sa'yo, sa sarili mo. Ganun lang din naman. And sa petitioner mo, para hindi ka na nila questionin. So, para hindi ka na nila questionin, yun, i-review mo rin yung mga date, yung mga mahalagang date, and yung mga
nalagay mo doon or nilagay ng petitioner mo doon sa pinilapan niyang pag-petition sa'yo. So, yun lang guys. So, pagkatapos nun, pagkasabi sa akin, biglang sinabi niya na rin yung magic word na yung satisfy na siya sa mga sagot ko, sinabi niya na rin na, okay, I will approve your visa, US visa. Congratulations, sabi sa akin. So, ako, I was in state of shock na, okay, thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Pagano na lang ako. So, yeah. So, after nun, sasabihan ka nila na, sabihan ka nung kausap mo na consul na kumuha neto na nasa harapan. Nasa harapan lang ng, sa pag nag-i-interviewhan mo. So, yun. Then, ito, binigay nila sa akin, niya sa akin. And then, itong parang brochure. Sa, naka-ano to, translate sa Tagalog and meron din English. So, ito lang naman yung mga karapatan mo pag nag-migrate ka dito sa Amerika. So, kasi may mga victims ng mga domestic violence. So, yun. Pero ako naman, I think hindi ko naman to, ano. Kasi yung asawa ko is Pinoy din naman. Nag-migrate lang din naman dito and childhood friend ko siya. So, yun. Pero sa mga may foreigner din na asawa, I think yun naman din naman to magagamit kasi mababait din naman sila, diba? So, yun. Yun lang, guys. So, ito. Approve ka na pag nakakuha ka nito. So, wait mo na lang yung visa mo. Sa akin kasi, nag-intay lang naman ako ng 5 days, almost 5 days. Then, i-deliver yun ng to-go. So, yun. May nakalagay dito. Yan, tatawagan mo siya. Kaya, nabigay na to sa'yo. Na-approve. Nasabi na sa'yo na na-approve ka na. Meron ditong number na tatawagan mo. Tatawagan mo para ma-track mo yung visa mo. So, sasabihin naman nila sa'yo na ganito, ganyan, yun, bibigyan na nila sa'yo yung info. So, sa akin, 5 days ko nakuha yung visa ko. So, yun lang guys. Salamat. Sana nakatulong yung mga tips and experience ko para hindi na kayo kabahan sa dadating yung interview. Kasi tulad nyo, isa rin ako na noon kinakabahan. So, yun. Gusto ko lang makapag-share para maibsam naman yung kaba na nararamdaman nyo sa dadating na interview na wala dapat ikatakot kung alam mo naman yung petitioner mo, yung mga information, yung mga nangyari sa inyo. Yun. So, yun. Kaya nyo yan. Huwag kayong kakabahan. So, yun lang. Kung nagustuhan nyo yung video ko na to, don't forget to like and subscribe my YouTube channel para mas ma-update pa kita sa mga new video ko na makakatulong sa'yo. So, thank you! Bye-bye!